pwede bang basta-basta bawiin ng Administrasyong Duterte ang amnestiya na ibinigay noong Administrasyong Aquino? Kung si Attorney Gilbert Andres, trustee ng Center for International Law Philippines, ang tatanungin, hindi. Tinukoy niya ang Article 7, Section 19 ng Saligang Batas, kung saan nakasaad na may kapangyarihan ang Pangulo na magbigay ng amnesty na dapat sang-ayuna ng mayorya ng miyembro ng Kongreso. At ganito raw ang amnesty na ibinigay kay Senador Antonio Trillanes IV noong 2010. Kaya kung babawiin ito, kailangan din daw dumaan sa Kongreso. Yung Proclamation 75 na issue ni then President Aquino III was actually concurred in by the Congress. So in fact, if there's a need for concurrence by Congress for any proclamation of amnesty, therefore it follows then na any proclamation that actually, in a sense, withdraws that amnesty for a specific person also needs the concurrence of Congress. Ayun. So, kasi this is under Section 19 of Article 7 of the Constitution. Argumento naman ni Justice Secretary Menardo Guevara, ang basihan ng pagbawi ng amnesty ay dahil wala umano itong bisa mula sa umpisa dahil hindi umano nag-file ng formal application for amnesty si Trillanes at hindi rin umano umami ng kasalanan. This is not a matter of revocation. When you say you revoke, there's something that was actually given validly and you are taking it back for some reasons. But that does not seem to be the case here. This proclamation declares that the grant was invalid. Ayon naman kay Andres, dapat korte ang magsabi ng bagay na ito at hindi ang ehekutibo. Ganito rin ang pananaw ni dating Solicitor General Florin Hilbay. I think this is also, in a sense, unconstitutional because it's actually the courts who will determine whether an act is void ab initio. So this is the power of the courts to actually settle controversies involving rights. Actually, the question we need to ask is there a standing warrant of arrest against Senator Trillanes? Because if there's none, the president cannot order his arrest. It's only our courts na pwede pong mag-order na i-arresto ang isang tao through a warrant of arrest. Yung amnesty kasi, the moment na naibigay yan, that's final and binding. No? That's a public act para po yung batas na ipinasa ng Pangulo at ng Kongreso at ng Pangulo. Sa kampo ng militar na Camp Aguinaldo nag-file noon ng kanyang application for amnesty si Trillanes. Nakunan ito ng iba't ibang media organization. Pero sa proklamasyon na pirmado ni Pangulong Duterte, nakasaad na hindi nag-file ng official amnesty application form si Trillanes batay umano sa sertifikasyon ni Lieutenant Colonel Thea Joan Andrade, Office of the Deputy Chief of Staff for Personnel, na wala silang kopya nito sa kanilang records. Sa panayam ng media sa DND at AFP, hindi nila diretsahang masabing wala kang na-file na official application form si Trillanes. Patuloy daw nila itong hinahanap mula nang magtanong si Solicitor General Jose Calida tungkol dito. We're still looking for the documents. That certification was issued a little earlier, but we have not exhausted all our efforts to find it. Kanina, iniutos na ng liderato ng AFP ang pag-convene ng court-martial na lilitis kay Trillanes. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, hindi pa tapos ang kaso ni Trillanes nang mabigyan ito ng amnesty. Nakatakda na nga raw noong maglatag ng depensa ang kampo ni Trillanes at naniniwala ang AFP na pwede pang ituloy ang prosesong ito kahit hindi na sundalo si Trillanes. Naghahanda na nga ang opisina ng AFP Judge Advocate General na siya nga hawak nito. Dapat din daw nasa custody nila si Trillanes para sa court-martial. The revocation of the amnesty issued by the President ab initio effectively brings him back to his former status as military personnel. That being the case, he will again be subject, as he was subject, of military regulation, including the articles of war. Ayon sa AFP, bagamat kritiko ng Pangulo si Trillanes, wala umanong kinalaman sa politika ang kanilang hakba. We follow the chain of command. Sa amin, whatever is constitutional, doon kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.